Ay, buhay sa Riyadh. Overtime sa trabaho. Nakakapagod, pero okay lang. Ayan ang dinadaanan ko gabi-gabi galing sa trabaho. Ayan ako. Naka-face mask pa, naka-uniform, hindi pa nakahubad ng uniform. Ayan. Ayan ang Riyadh. On the way to Ulaya, Abu Bakar al-Sadiq Road. Ayan. Kaya bawi-bawi kasi ano po, halos apat na buwan kaming walang trabaho, kaya ito ngayon na full overtime ang ginagawa. Marami kasing trabaho. Ayan. Nagda-drive po ako pauwi ng bahay. Dito po sa aking car. Ayan po. Ayan ang dinadaanan ko. Kung mapapansin nyo, halos kukunti na lang sa akin kasi it's 12:12 in the morning. Sa araw ng Sabado na ngayon dito. Sabado na ngayon dito sa, kasi ano na, 12 AM na. Ayan. Ito kasi hindi kaya dito ako dumadaan sa daan na to, kasi nga magandaan din dito, walang traffic. Even morning time, wala siyang traffic dito, kaya maganda daan na to. Actually bagong daan lang to, kaya kumbaga marami pang hindi nakaka-discover sa daan na to, kaya di pa masyado nagta-traffic. Ayan po ang, kung mapapansin nyo po yung kulay green na light, yan kulay green na light, yan po ay dinadaan akong Lulos Supermarket. Meron po dyan sinihan ngayon, may sinahan na po dyan sa lulo na yan. Yan, pero mula nung nagkaroon ng sinihan dito sa Riyadh, Hindi ko pa na-try manood ng sine. Kasi wala talaga akong hilig ng sine. Siguro yung huling panood ko ng sine mga year 2001 yata, yung pinakang huling panood ko ng sine sa Pilipinas. Hindi pa ako nag-abroad noon. Kasi nagpunta ako ng Riyadh, 2006. July 6, 2006, kaya kung bibilangin nyo, it's more than 14 years, maybe 14 years. Ganito na ako katagal dito sa ano, sa Saudi, sa Riyadh. So magdadalawang dekada na. Tsaga-tsaga lang. Ayun naman po yung mga bilihan. Kung mapapansin nyo kasi dito sa Saudi, sa Riyadh, maganda sa gabi. Kasi makikita mo yung iba't ibang kulay, yung kulay ng building. Pero pagka umaga, hindi mo siya ma-appreciate. Hindi mo siya ma-appreciate na nasa abroad ka, kasi ang kulay ng mga bahay is halos iisa kulay alikabok. Kasi dito, dalawa lang ang ano dito, tatlo din pala. Bago mag-winter is nagsa-sunstorm siya, umuulan din siya. Tapos pagka yung magsa-summer naman, sunstorm din siya, tapos umuulan. Tapos tuloy-tuloy na yun, nung alibaw pagka taglamig na, magtataglamig na, uulan siya. Pagka nakaulan na siya, tuloy-tuloy na ang lamig niyan. Then magsa-sunstorm. Pagkapapunta naman sa winter, as a summer, magsa-sunstorm din muna siya. Minsan sabay sa sunstorm at saka ulan. Tapos yan tuloy-tuloy ng init. Tag-init dito, kaya ubod talaga ng init. As in sobra, kahanina ang tanghali is sumabot yata ng 47 degrees yung init dito, temperatura ng init dito sa Riyadh. Kaya pag lumalabas ako, talagang may baon akong laging tubig, kasi pag hindi ka ano, mayat maya ang uhaw kasi sobrang init. Ayan po, ayan. Ayan ang dinadaanan ko. Nasa exit 6 na ako. Exit 6 din. After ng exit 6, tuloy-tuloy na sa amin. Papunta na sa bahay, malapit na. Siguro mula dito sa exit 6 hanggang dito sa may bahay, mga ano pa siguro, mga 10 to 15 minutes. 10 minutes na lang siguro.
ayun yung daanan ko. Yan medyo nagkakaroon ng traffic dito sa may ano, sa may exit 6 kasi yung iba papunta ng main road, main highway. Ito kasi dinaanan ko ano lang ano lang to yung parang service road, yung mga service road. Yung iba kasi nagbabattle na medyo nagkakaroon ng traffic kasi yung iba palabas ng main highway sa King Fahad Road. Yung Damam Road. Tapos Damam Road going to King Fahad Road, then going to Olaya na siya. Itong dinadaanan ko actually, ang dadaanan naman ito, Olaya din, diretso din tong Olaya. Kaya yun. Masarap lang magmaneho dito sa Saudi. Kasi nga ang laki ng kalsada, maluwag, halos 4 lane. Itong dinadaanan ko 4 lane twin. Kaya nagta-traffic siya pero tumatakbo sa sakyan, hindi katulad diyan sa atin sa Pilipinas na pag traffic talaga, pag sinabing traffic, alam mo na na hindi talaga tatakbo ang sasakyan. Dito ang traffic dito kahit papaano umuusad, gumagalaw ang sasakyan, kaya medyo malaking difference talaga nung nasa Pilipinas at saka nasa Saudi. Kaya mas maganda magmaneho dito. One time na try ko magmaneho sa Pinas, kaya natakot ako kasi ano, parang pakiramdam ko magbabangga kasi walang center island dito. Kasi ayan oh, mapapansin mo yan, yung mapapansin niyo po mga guys, yan yung kabila, yan yung kabilang lane na papuntang south, ito naman sa akin papuntang west, west. Yan. Ayan ang karatulan niya. Papunta ng Olaya. Yan, mapapansin mo. Sa gabi talaga maganda sa red kasi nightlife. Kumbaga ngayon yan, mapapansin niyo halos mga nasa kainan pa lang. Anong oras na dito? Magto 12:20 na. Yung araw kasi dito, yung gabi kasi dito, ginagawang araw nila. Kaya itong namimiss ko pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Di ba nagbabakasyon ako sa Pilipinas sa 45 days. Pagdating ko dito sa, di ba, bumalik na ako ng Saudi, sa Riyadh. Pagkagaling ko ng airport, baba ko lang gamit ko doon sa bahay. Naglilibot talaga agad ako kasi parang namimiss ko agad yung ano ng Saudi. Lalo yung mga yung kainan, yung kapsahan, yung roasted, yun ang agad namimiss ko. At saka yung mismong paligid namin dito sa Olaya, namimiss ko agad, kaya gala talaga agad ako. Ayan o, ayan yung dinadaanan ko. Maganda siya, maganda yung kalsada dito, maluwag. Ayan, kanya lang itong dinadaan ko ngayon, hindi ako piling patakbo ng 100 kasi 90 kph lang, kasi may mga camera dito. Pag nakamerahan ako, limbawa nakamerahan ako, automatic yun, mag-ano sa ano ko, sa number ko mag-a-appear agad, mag-message agad yung Jawasat, yung traffic police yung ano nila, yung kung tawagin dito Muror, magte-text agad sa akin sa number ko, kaya malalaman ko agad kung magkano. Pag overspeeding dito, 300 riyal. Equivalent yung siguro ng mga 4-5 sa peso. Mga more or less 4,500 sa peso. Tapos, pag garong parking ka naman, bigla ka na lang makaka-receive ng message na may violation ka sa wrong parking. 100 riyal naman yun. Equivalent naman yung siguro mga 1-3. Mga 1-3 something. Kaya dito, ingat na ingat kami dito, may mga sasakyan sa ano, kasi nga yung mga violation. Kagandahan dito, wala dito nagbabantay ng mga traffic enforcers. Automatic talaga, puro camera. Puro camera dito, kaya hindi nakakapangutong yung mga ano, traffic police. Kasi di mas sa kanila magbabayad, automatic sa banko magbabayad. Pag nakamerahan or magbabayad ka ng violation mo sa traffic, sa bangko magbabayad, kaya walang koto. Ayun, nagtatraffic na kasi papunta sa mga kainan sila. Ayan, pupunta sila sa mga kainan kasi ito kasi dinadaanan ko mga guys, halos mga kainan yan. Ayun, mga Saudi national, may hilig silang mag food trip. Yun lang ang ano nila, food trip. Kaya yan, halos yan. Halos ba sa halos ng dinadaanan ko, halos
puro kainan yan. Ang close pa nila mga ano, mga 2 ang closing time. Ayan na naman yung pinaka, ito yung pinakamagandang daan naman dito. Dito pag dumadaan ako sa flyover na to, feel ko talaga nasa abroad ako kasi kakaiba. Kakaiba to kaya sa mga flyover dyan sa atin sa Pilipinas. Kakaiba dito, yan. Ayan ang dinadaanan ko. Araw, gabi, sa umaga, pagpasok. Kasi ang time ko ngayon, 14 hours duty ako ngayon. Yan. 14 hours duty ako ngayon kaya medyo mahaba-haba oras kaya wala talaga ako ng time na mangisda. Ayan. O sige guys, paano ha? Malapit na rin naman ako sa bahay. Ano na lang din. Ingat na lang guys at guys sa ating lahat, ha? Sige guys, bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and share na rin po. Then, paki-press na lang po yung bell for notification para ma-update po kayo sa mga video kong i-upload. O, sige po, bye-bye. Ingat. Ingat pala sa akin. Ako pala nagmamaneho. Sige, bye-bye.